So kaya nga po at baka mamayang gabi po at kwentahin po natin at sa isang araw ay discuss natin kung ano ang lilitaw about dito sa kanyang ani. Ngayon, yung kinrap-rap naman natin ay ginawa natin, ayan ay binilad natin siya. So ayan po, ito naman po kaya binilad natin ay meron din po tayong gagawin dito. So para po ito ay ayan po, may ano siya, may label, walang kawala. Ayan, farmer practice. Maganda nga po mga kagri at ito po at nagbilad ho tayo ng palay ay pinold na natin at bukas ay bibilad na naman ulit. So ito pong binilad natin ay kaya po sa isang video ko ay kinilo ko na at yun po ay itong pinitak na to ay kuwekwentahan po natin ngayon kung ilan po talaga ang naani niya, kung ilang kilos ang isang pinitak na to. Tapos isa pa rin itong pinitak na to at yung po doon sa dulo sa tabi ng bahay. So yan po ay pag-uusapan natin sa isang araw at ipapaliwanag ko po sa inyo kung ilan po ang nakuha ng pinitak na to at masusukat natin kung yung ginawa natin about dun sa crop cut ay ika nga ay kung hindi lalayo po dun sa nag-discuss pa tayo sa about dun sa crop cut. So ito po ay isang patunay na actual na harvest na nga. Tapos kaya nga po dapat itong sukat ng pinitak na to ay may sukat din. So tayo po ay nagsukat na at nakuha na po natin ang sukat ng pinitak na to, ng bawat pinitak. Para po tingnan natin kung pasok ba yung crop cut na ginawa natin o hindi. Ngayon, kung sakali po halimbawa ang ginawa natin dito sa inisolve, yung isang pinitak na to. So nilitaw sa kanya yung protocol na ginamit natin about doon sa inisolve, kung paano, kung anong ginamit natin lahat. So yun po ang susundan natin kung ito ang pinakamaganda lilitaw sa pagkitayo ay nagkwenta sa inani ng inusolve. Tapos itong practice ng farmer practice, ito po farmer practice eh, kaya po tinawag na farmer practice. Ito po yung dating pamamaraan ng isang magsasaka. Katulad po, ako po yung dating ginagawa ko na wala akong ibig sabihin na halong ibang ginamit. So yun po ay tinatawag na farmer practice. Tapos yung dun sa dulo, sa tabing bahay, yun po yung sa masinag. So yun po yung produkto nila, ang ginamit natin, yung sa masinag. At ito naman po dito sa inusolve, ang ginamit natin. Actually, dalawa po kasi yung ginamit natin dito. So di pa nga po ay nagkasakit itong ating palay. So talagang hinabol lang natin kung para siya ay maayos, ika nga. So ang ginawa natin ito, ayun, Turbo Pro and Supra Beam ay ginamit natin. Pero ginawa natin siya, hinalo natin dito sa isang pinitak na to at dito sa farmer practice. Para nga po at maresolba natin ang mahabol natin para umigi ang palay nung panahon na siya ay mayroon sakit. Kaya po parehas na nagkaroon ng Turbo Pro at saka Supra Beam ang dalawang pinitak na to. Pero yung pong sa masinag dun sa dulo, hindi po kasi iba nga po yun eh. So yung pinopromote nila ay about dun sa masinag. So yun po ay ginamitan natin dun sa masinag lang. So noong mga panahon na yun ay sa experience po natin,
Sabi nga po ng mga kasama namin magsasaka rito, hindi ko malilimutan si Lolo Estong. Matandang magsasaka po yun. So, sa sobrang worry ko, ang sabi nga niya sa akin, nilalang ng may kapal ang ating Panginoon. So, ibig sabihin ay nabasa. Huwag kang mag-alala, sabi niya, at yan ay patutuyuin ang ating Lord, sabi nga niya. So, ayan mo, pag nabasa, ibig sabihin, matutuyo. Tama nga po naman yun. Pag nababasa, ibig sabihin, patutuyuin din. Yun nga lang, magtsatsaga ka, ika nga. So, ang pag-worry po kasi ng mga panahon, ba siyempre parang ang product mo baka masira, ganun. So, kaya sobrang worry mo. So, base sa experience natin, hindi naman, sa nakuha po sa tiyaga, yun nga po, at napatuyo naman ng mga panahon na yun, at tayo po ay kumita sa mais ng mga panahon na yun. So, parang ganito rin po, parang naulit po. Ilang taon po bago naulit sa akin ulit to, at sa palay naman, at ito nga ang nakalatag dito sa lona ay binibilad natin, ayan po. Kaya parang nabasa, at ngayon ay inulit natin, at inaalis natin yung tubig, at para patuyuin. Ang mangyayari lang nito ay parang tatagal. Imbes na makukuha mo ng dalawang araw sana nito, mapapatuyo mo ng todo ito, baka aabuti ng tatlo o apat na araw bago mo mapatuyo. Ika nga. So, okay pa rin po. At kasama po yan. Tanggap po natin. Basta po ay bigay ng ating pong may kapal. Yung mga pagsubok na ganito ay minsan lalo lang po tayong tumitibay. Tayong pong mga ganito. At basta, ang pananaw ko po ay wag lang, basta manalig lang po sa ating pong may kapal, at ay bibigyan po tayo ng isang magandang ika nga ng trabaho o grasya, ika nga po. So sabi ko nga po sa mga interview ay ang mga magsasakay mahal ng ating Panginoon. So kasi po tayo po ang nagpuproduce ng pagkain na ating mga kapwa Pilipino, sabi ko nga po. So habang nakapahinga po ito, nakakapag-video tayo at nakakapag-share ng ating mga nalalaman, ika nga. So yun po, at napapahinga lang, mainit. Ayan po. At mamaya po iluluso na naman tayo. So ito po, at pahinga muna. Grabe, init. So yun nga po, yung palay po kasi natin ngayon ay inasikaso natin. Dahil po ito'y nabasa, at sabi ko nga po kanina ay sa lakas ng ulan ay umapaw yung mga pinitak natin. At siyempre po yung lona ay pumasok po yung tubig doon sa ilalim. Kaya ang hirap ngayon, tinatabi ko muna sa gilid ang palay, tapos yung tubig inaalis natin doon sa gitna. So hindi natin mapapatuyo to hanggat hindi natin na tawag rito, maalis yung tubig, ika nga. Pero sa tindi po ng experience natin sa Bukirin talagang kasama po yan. Ika nga po, malaki po ang natutunan ko sa aking magulang Nung panahon po kasi na siguro mga 20 years na nakakaraan ng ganyan. Nung mga panahon na ito po nga tinatamnan natin ng palay na yan at nagiging fishpan, tinatamnan ko po dati ng mais. So, nung mga panahon na yon, buhay pa si tatay. Pag sa palay, sa kanila po yun. So, imbes na nakatiwangwang po ang ating Bukirin, so, nung panahon na yun, sabi ko nga kay tatay,
tayo tatamunan ko po ng maiska ako. So, sa tangang buhay ni tatay po, sa tanda ng pagsasaka niya, hindi naranasan na magtanim ng mais. So, tayo po ay nagtanim ng mais. Dito po sa bayan ng Santo Tomas, ay noong mga panahon na yon, ako lang po ang nagtanim ng mais dito ng ganong karami. Tapos na, ayun kasi mga karatig bayan natin dito, for example, yung Mexico, Magalang, Santana, Raya at yan, may nagtatanim po kasi ng mais. So, noong mga panahon na yun, natam na nga po natin ng mais. So, yung mais, hindi po ako pinakikialaman ni tatay noon. So, yun, sarili ko po yun, pag sa mais. So, ang kagandahan po ng mga panahon na yun ay napaganda po natin ang ating mga mais dito. At yun nga po, nakipag-tie up tayo ng mga panahon yun sa Monsanto Company. So, nagkaroon po tayo ng 1 hectare ang demo rito. So, ang kagandahan po ng mga panahon na yun ay ang mais po ay tawag rito. Parang naalis po ang ibang ang bunga. Yung bunga po ay lumabas na po sa kanyang pinakabalat. So sobra po ang bunga na lumitaw sa sobrang laki po ng mga panahon na yun. So kaya ako po naikwento to, ganyan din po ang nangyari sa akin. Nakaani po ako ng mahigit 200 bags dito ng mga panahon yun sa mais. So, tumama po, ika nga, ng mga panahon na yun. Ang nangyari ng mga panahon naman yun ay binilad po natin sa malapit dito na mayroon pong solar dryer dito. Ganyan din po ang nangyari. Umulan po. So, sa sobrang worry ko, yun nga, kasi sobrang pagod, tapos binibilad mo, tapos umulan. So, nung panahon po yun, everyday umuulan. Parang paghapon, itatabi ko sa gitna, tapos uulan na naman. So, na-experience ko po yun. 5 days ko pong nabilad ang aking mais hanggang sa isay na tuyo. So, magandang hapon. Hapon po. Actually, hapon na po. Alauna ng tanghali. So, magandang hapon mga kaagri, mga kasaka. So, kumusta po? At tawag dito. Ito pong araw na to ay binabati ko po ang ating mga subscriber dyan. At lahat po, lahat sa mga nagsubscribe sa ating channel. So, medyo ano po kasi, medyo puyat at pagod po actually. Ito, pagod na po. So, umulan po kasi kagabi ng madaling araw, ng alas tres po yun. So, ang lakas ng ulan, grabe po, grabe. So, hindi naman po natin mapipigil at siyempre po ay yung pagod natin ay iniisip nga natin at ito po kasing ano, yung palay natin na nakabilad. So, sa sobrang lakas po ng ano, ng tawag rito, ulan, kagabi, ay umapaw po ang mga pinitak. So grabe, alas tres ng madaling araw, 3:30, pumunta ko tayo sa bukid at actually may tubig pa, yan po. So nagkaroon po ng tubig itong palay natin, ayat ako'y pagod na pagod at ayan po. Napakahirap. So, ang hirap po sa totoo lang.
So, yan po ang ating kaya pagod ho tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin dito sa ating yan po at pinatutuyo lang natin. Naku, sakali ay matuyo nga po. So ito po ay gagawin natin ano. Ang gagawin natin yan, halimbawa, dito po sa tawag dito sa Inosol, kukuha tayo ng 1 kilo doon sa kanyang ani, 1 kilo lang. Tapos sa bibigasin po natin siya. Palilitawin na natin ang kanyang bigas. So para makita natin ang kanyang recovery about doon sa halimbawa, kung mayroon, kung ilan po ang bigas ng kanyang lilitaw. Kasi po pag may mga bagay tayo na ilagay sa ating palay, minsan ay gaganda ang kanyang bintog ng kanyang butil. So minsan ay nakakarami po sa kanyang pag ito ay naging bigas na. So yung tinatawag natin doon sa recovery, yun po ay lilitaw. So makikita natin ngayon yung comparison ng Inosol, ng Palmer Practice at saka ng Masinag, kung ano ang lilitaw na mas maraming bigas naman yung makikita natin kung sakasakali. So yun din po ay gagawin din natin. So kaya po binilad na natin at yan po ay 2 days na nakabilad. So pangalawang araw, kahapon po kasi ay na-harvest na, tapos di ba nag-crop cut nga tayo. So binilad natin kahapon at saka ngayon. So automatic, bukas pwede na to kung sakasakaling may oras tayo. So ito'y bigasin na natin at ipakita rin natin para po kayo ay magkakaroon ng mga ideya na halimbawa na ang actually ang variety ito na RC436 ay mayroon po siya talagang kakayahan na maganda po ang recovery ng kanyang bigas. So tayo lang po ay mag-a-actual dahil nga po ay tayo ay naglagay ng ibang-ibang produkto na dinemo nga natin. So baka sakali pong ay lalong makatulong yun para sa kanyang recovery din ng kanyang bigas. So titingnan din natin ang kanyang bigas. Sige nga. So yun po, at abangan po ninyo ang ating mga susunod na gagawin. At nakikita ninyo dito sa ating ang ginagawa ay para magkaroon lahat kayo ng mga ideya. So sige po, at kukunin ko muna to. So mga kaagri, ito po at itong labasa, dinala po namin dito sa pinaka-garahe. Sayang po. Kasi ang mangyayari dito kung nabasa tapos magdamag, kung nakuluban dun sa lona, ay posible pong tutubo ang palay. Kaya sayang po. At ito po ay gumawa tayo ng paraan. Parang nilagay lang dito. Parang tinatawag kong air dry lang. Kahit sa hangin lang at matutuyo ang kanyang balat at hindi lang makuluban. So hindi pa rin po masisira. Tapos bukas kung sakali ay doon na lang natin ibilad. So isang pamamaraan pa rin po to kung sakali parang sadya po na nabasa itong palay natin. Kasi parang pakikita natin kung ano yung mga teknik o pamamaraan pag kayo po ay nangyari ng ganito, ay may alam na po kayo kung sakasakali. Ang palay po kasi, kung sakali, parang nung in-harvest natin, ay talagang sagad na sa kanyang pagkagulang yung palay nga. Tapos, di ba, nag-harvest pa tayo yung mainit. So, hindi na
parang tuyo na, ika nga. So pag nabasa yun eh, at nakuluban eh, posible pong tumubo ang butil. Kaya yun po ang iniwasan natin. Kaya kung sakali, yung iba, kung may mga nangyari sa yung ganito, eh, dapat po huwag kuluban, ika nga. Yung iba, nilalagay sa sako, pwede rin po kung walang ilagay lang sa sako, pero huwag nyo pong itali. Para may singawan, ika nga. Isang paraan pa rin po yun. Eh, kaya lang ito, eh, mayroon naman tayong lugar. Kaya nilagay po natin dito sa garahe. So magandang umaga po, mga kagri. At ito po ay ang nangyari sa Magdamag. Pakita po natin yung pinakita natin na kagabi na dinala rito yung basang-basa. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, kahit air dry lang. So pakita ko po yan, no? Kahit sa air dry lang, ay parang natuyo na ang kanyang balat. So upshelto na po ito, at ang gagawin natin ngayon ay ililipat natin dun sa pagbilad, dun lalagay na lang natin dun sa lona, at piniprepare natin ngayon. Ito po yung lona, at gagawin na. So pakita natin ang binalad natin dun, inasikaso natin. So ayan po. So ikakalat din po natin yan. At yung nga po nasabi ko sa inyo ay parang absuelto na, hindi na masisira ang ating palay. So yun po ay isang pamamaraan at pinakita ko po sa inyo, at para makatulong din po sa ating mga kapwa magsasaka kung sakaling mangyayari ang ganitong sitwasyon sa kanila. Kaya po, kahit may mga pagsubok tayong nararanasan sa ating bukirin, ay pinakikita pa rin po natin, at isang ano pa rin po yun, tulong kung sakaling magkakaroon ng pagsubok ang mga pagsasaka natin na baguhan, o kaya hindi alam kung ano ang gagawin. So ganun po ang ating gagawin para hindi masira ang ating palay. So yun po, naipon natin ngayon at katatapos lang. So ang pagbilad naman po ng palay natin ay na yung recommendation tayo dyan eh. Yung 14 MC. Yung 14 MC po yung 14 moisture content niya. So ibig sabihin, paano natin masusukat ang 14 MC kung wala naman tayong sukatan, di ba? So siguro po mayroon tayong sagot dyan. Yung sinasabi natin na tantiameter na naman ang pag-usapan natin. So pag yung tantiameter, ang sinasabi ko sa inyo, pag nabilad nyo yan, kumuha lang po kayo ng mga butil. Parang random pa rin. Halimbawa, nakabilad na yan. Kumuha tayo ng party rito, tapos sa gitna, tapos doon sa dulo. Kuha lang kayo ng mga butil dyan at kagatin ninyo. Pag ito ikinagat ninyo at malutong ang kinalabasan, so yun po ay hindi na po lalayo sa 14 moisture content ng isang palay. So ganun po, at maraming salamat sa inyo, at ito muna ang ating pakikita sa ating video ngayon. So kahit may nga mayroon tayong mga pagsubok na naranasan, so siguro isang paraan pa rin to para makatulong sa ating mga kapwa magsasaka kung ito ay mapapanood. So maraming salamat po mga kagri at mga kasaka, at walang sawa akong nagpapasalamat sa ating mga subscribers, siyempre ha. At yung mga bumabati sa atin at nagko-comment. So minsan sa isang araw po at bigyan natin ng oras yan para ma-shoutout po ang ating mga kasamang subscriber. So maraming salamat po ulit, at God bless po sa inyong lahat.